Welcome, Dead Twist Channel. Magandang umaga mga bata. Muli nating ipagpatuloy ang ating aralin, kaya makinig ng mabuti. Mga misyong kaugnay ng kasarinlan ng Pilipinas. Alam mo ba na ang pagsiklab ng unang digmaan pandaigdig ay naantala ang pagkaloob ng kasarinlan ng Pilipinas? Ito ay sangkot ang United States sa nasabing digmaan, bunsod nito pinamunuan ni Osmeña, President pro tempore ng Senado at Manuel Rojas ang Speaker ng Mababang Kapulungan ng misyong nagtungo sa United States upang hingin sa mga Amerikano ang kasarinlan ng Pilipinas. Kinilala ang misyong ito sa kasaysayan bilang misyong OSROX. Sa pagbabalik ng misyong OSROX noong Hunyo taong 1933, dala-dala nila ang batas Herhos Cotting. Gayunman, bago ipagkaloob ang kasarinlan ng Pilipinas, kailangan sang-ayunan ng mga Pilipino ang mga probisyon ng nasabing batas. Walang katiyakan kung nakakabuti sa bansa ang nilalaman ng batas Herhos Cotting, dahil dito tinanggihan ng ilang Pilipino at ang Kongreso sa pamumuno ng Senado na ni Manuel L. Quezon. Kabilang ang probisyong tinutulan ng Kongreso ay yung may kinalaman sa ugnayang pangkalakal ng United States at Pilipinas, ang pagtira ng mga Pilipino sa United States, labis na kapangyarihan ipagkaloob sa komisyoner at pagpapanatili ng base militar ng mga Amerikano sa Pilipinas. Nagpadala muli ng panibagong misyon sa United States sa pamumuno ni Quezon. Sa kanyang pagbabalik, daladala niya ang batas Tiding Mutlupi na hanilagdaan ni President Franklin Roosevelt noong March 24, 1934. Kabilang sa mga probisyong nakapaloob sa batas Tiding Mutlupi ay ang mga sumusunod. Pagpapatupad ng 10 taong pamahalaang Commonwealth bilang paghahanda sa kasarinlan. Pagtatatag ng kumbensyong bubuo ng saligang batas. Paghahalal sa mga magiging pinuno ng pamahalaang Commonwealth. Pagkilala sa ganap na kasarinlan ng Pilipinas sa ika-4 ng Hulyo kasunod ng huling taon ng pamahalaang Commonwealth. Noong May 1, 1934, inaprubahan ng Kongreso ng Pilipinas ang Batas Tidings McDuffie. Dito muna magtatapos ang ating pagtalakay mga magagaling kong mag-aaral. Muli inaanyayahan ko kayo na mag-aral sa susunod na video lesson. Ako ang iyong guro, si Sir Teddy. Kung bago ka sa aking YouTube channel, inaanyayahan kitang pindutin mo ang subscribe button, maaari ka din mag-comment at i-share. Maraming salamat. No copyright infringement intended, pictures used were not mine, credit to the owner, this is for educational purpose only.